Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit at talaga ng mga nag-trending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya, ay dinidiscover pa rin ni Kalinga Val Santos Matubang kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung sino nga ba ang tunay na may mali sa alitan sa pagitan ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Talagang nalaman nga rin ng mga tao kung ano ang kasalanan ng mga lovers at ni Ate Erica sa pamilya ni Ate Erica. At ngayon ay kinukuhanan pa ni Kalinga Val Santos Matubang ng statement ang lolo ni Ate Erica. Yan na po ang kautunan. In tourist, okay. Kausap ni Sheila Mayon. Sheila May po, araw-araw po yun. Bakit daw? Mga balita na pinablog po si Erica, sinasabi po doon kay Amy. Okay. Ni Torres. So, ngayon, anong nangyari ay parang winakwak nila itong si Erica at Sheila May ni Amy Tunyakaw Torres. Ano tayo ang pinaka mensahe mo talaga tayo ka yung pinaka ano po problema talaga tayo yung hinanakit mo kung bakit humantong sa ganitong awayan. Ayon naman kay Lolo Miguel ay yung talagang mensahe niya din kay Ate Erica at isa sa mga hinanakit nito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob si Ate Erica pati na rin ang kanyang ate. Sapagkat bilang mga tao na nagpalaki, nag-aruga at talaga namang naghirap na palakihin si Ate Erica ay masakit para sa lolo at lola niya na basta-basta na lamang nila itong tatalikuran. Na ospital nga ang lola ni Ate Erica, ngunit masakit pa dito ay hindi man lamang nila ito pinuntahan o dinalaw. Talagang nagpapakita din ito na wala ng pake si Ate Erica at si Sheila May na kanyang ate sa pamilya na talaga namang nag-aruga at nagpalaki nung sila ay bata pa. Sa amin yan. So parang ano tayo, parang pinalimutan kayo nila Sheila May nila Erica, pero pinalimutan kayo. Yung hinanakit mo doon. Sana man lamang tumanaw ng utang na loob. Ang laing lula niya nasa ospital, di man lang damayan. Nasa ospital, nasa kasayahan sila, nasa paliguan. So, sinisinong kaakit. So, ay yung lula niya, nang patalin ng lula, naging sa isang... Hindi ba kayo bibigyan ng pera? Hindi po nila sila, may? Wala po yan. Erica? Wala po yan. Kaya gano'n kayo huling binigyan ng pera? Nung lang po, nakabablog pa kami kay Kiram. Ay, kaya kaling nga problem, binablog pa kayo. Yung mas magaling sa kanila, na galing sa... nila Erica, nila... Sheila May, galing kay June eh. Ay, wala po akong binigyan. Wala kayong binigyan? Ang naibigyan lang sa akin pero talagang ibinili ko talaga ng sangkap ng bahay nila at inutusan ako nila. Hindi mo naman sa iyo yun. Hindi sa akin. Hindi sa iyo. Hindi sa akin. So wala talagang binigay sa inyo? Hindi lang naman. Ngayon, bakit po kumantong na... May pruweba nga ang tita ni Ate Erica na sinasabihan silang mga gutom na aso ng mga tao na kakampi ni Ate Erica. Kaya naman pinakita ng tita ni Ate Erica ang chat na ito sa kanila. Dahil dito ay mas lalo pa nga nagagalit si Lolo Miguel kay Ate Erica pati na rin sa kanyang ate at sa mga tao na kumakampi pa dito. Dahil sila na nga daw ang iniwan at talagang hindi nirespeto dahil umalis daw ang dalawa sa bahay nila nang walang paalam at hindi na nga sila binibisita pagkatapos nilang palakihin ng mga ito at paaralin. Ngunit in return nga ay walang natatanggap na tulong sila Tatay Miguel galing kaila Ate Erica tulad ng mga pinapakalat nila na nagsusustento pa daw sila Ate Erica sa kanila. Yung halimbawa, nagpapalabas po sila ng mga bagay-bagay na kay Erica po na para sumikat at gusto nila,
mag-agree pa rin si Papa na totoo, nakakatanggap kami ng pera, totoo na kay Papa ang pera. Hindi naman. Kahit hindi naman po. Yun lang po yung inaano ko, point ko po doon na gusto ko po malinis yung pagbibintang po. Siyempre po, yung mga tao po nakakaalam na akala po nila nasa amin po ang pera, kala Papa po. Kaya po yung ganyan nangyayari. Kaya ganyan ginagawa sa amin. Dahil doon sa sasabing pira na padal sa amin buwan-buwan, sila ang kumukuha. Ang biyabat yun, nasa amin. Wala naman sa binibigay. Kaya sumikat sila, sumikat. Magkaroon silang pira. Kaya ganyan yung sabihin nila. Bigyan sila ng bigyan sa kanila. Hindi mabinibigay yung ulan niya. Ginagamit lang ako. Ginagamit ka yung nagkatawa. Si ano-ano ang standard yun eh? Okay naman sa kanila? Okay naman sa kanila? Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir Jun A para kay Ate Erica sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga ng walang labis at walang kulang. Talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na ating Ate Erica. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir Jun A. Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil sa taga-utos ito. Okay naman sa kanila, okay naman sa kanya na kahit tumulong siya kay Erica, kina Sheila May, tapos kayo, gayaan, may problema. Okay lang kay Jun A yun? Nung wala sa kanya? At nag-uusap naman po sila. Kung yan, naalis sila, napunta doon sa bomba. Kasi nag-uusap matagal, di ba? Nakikialam. Kala ko kung ano lang ang nag-uusapan nila. Sa telepono? Sa telepono. Buti may signal dito. May wifi dito. So wala pa itong bahay, dito sila nag-i-stay, nakatira. Sino lang naglagay ng wifi sa inyo? Ikaw ang nagpa-wifi ka? Okay, so ngayon, paano itong si Entores nakapasok sa kwentong ito? Si Entores, pang nabangang ano ko po dyan, bago nagbablog po si Kalinga, bago po lumalakas ang Erica, kausap na po yun ni Sheila, may wala pa po yun eh. Sino? Grabe, at talagang napakalala na nga at napakadami ng magaganap sa latest issue ni Ate Erica. Napakaraming tao na rin ang nababanggit at nadadawit sa issue na ito. Kaya naman, tinatry pa rin ni Kalingap Val Santos Matubang na malaman kung sino talaga ang may mali at nais niya nga rin na magkaroon ng pagkakataon kung saan magkakabati si Lolo Miguel at si Ate Erica. Dahil para sa kanya, ang isang pamilya na nag-aruga sa dalawang bata nito ay mahalaga patin at dapat kilalanin nila. Okay, so may mga hindi magandang salita, no? Mapa sa amin. Hindi ako lang nagtatanong, kaya lang, hindi ang hihinapit ko dun. Bakit saan sila naglaki? Mapa sa amin sa isang taon pa nagkalaki. Kasi sila may dalawang taon. O saan, pinaaral ko. Ay, yung nanay niya nasaan? Nasa, nagpapasarap sa Manila. Yun. Nasa amin yan. So parang, ano tayo, parang... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!